Hi guys, welcome back sa aking channel. It's me, Kai G. Call me Kai and I'll call you my kaibigan. So, for today's vlog guys, is naisip ko lang to kagabi. Though marami na din gumagawa, so gaya-gaya lang tayo syempre. Kaya gagawin ko din ngayon dahil nasa mood pa ako at may time pa tayo. Gustong sana habang ginagawa ko to, kumakain ako nung spicy noodles na favorite ko, yung samyang na carbonara yung flavor niya. Sobrang masarap yun guys. Mamaya ipapakita ko na lang sa inyo kasi hindi ko siya niluto dahil busog pa nga ako dahil late na ako nag-almusal at late na tayo nagising. So ayun, ang dami ko ng hanash. Gagawin natin today yung never have I ever na question ng dancer. So may mga tanong na dito and sasagutin lang natin. So ayun guys, without further ado, let's do this. Okay, first question para sa ating never have I ever. Ito. Never have I ever forgotten the punchline of a joke. I have. Siyempre naman. Lahat naman tayo is nakakalimot, hindi sa lahat ng oras. Minsan kasi mabibigla tayong may ibabato tayo or huhugo tayo. And suddenly, mawawala sa isip natin yung kasunod. So parang, di ba, bad trip pag ganun. Pero minsan ginagawa ko na lang kung paano ko siya dinideliver para magmukhang nakakatawa pa rin para walang talo. So yeah, I have. Next is, never have I ever sent a text to the wrong person. I have. Lahat naman tayo na wrong send na. Alam nyo yan at danas nating lahat yan. Kasi yung iba pa, di ba, kapag sa mga nanay tatay natin yung mga I love you and I miss you nyo, na wrong send kayo sa mga boyfriends nyo, tapos sesendan nyo ulit, ipasa mo to sa 15 katao. Kung hindi, hindi ka soswerte. Yung mga chain message, yung ginagawa natin ganun, aminin niyo yan, may gumawa sa inyo yan. Pero hindi naman ako umabot sa punto na ginawa ko yun kasi naiilusot ko naman sa nanay ko. Parang hindi naman ako madalas na wrong send. So yeah, I have. Next, move on tayo sa number 3. Never have I ever laughed so hard I peed on my pants. Lagi akong grabe makatawa, lalo pag yung mga ka-high school classmate kong kasama ko tsaka yung tatlong best friends ko nung college. Lagi kaming pag nagsama-sama, walang patay na oras. So, I think I have. Hindi ko lang matandaan kung kailan mismo or saan. Pero, maaaring yes. Kasi lagi kaming sobrang makatawa. So, imposible never ako na i-hit sa pants or what. So, I have. Next, never have I ever gone into the wrong restroom. Never tayo dyan. Guys, mag-ingat tayo lagi. Matutong magbasa ba? Basahin natin ang mga instruction na nakasulat, nakalagay. Hindi pwedeng puro ano lang tayo. Pasok ng pasok, masama yun. Baka mamaya, ayun nga, mali nang mapasukan. So, nakakahiya. Kaya, especially girls, be careful and responsible dapat tayo. Ayun, basa-basa din. Next, never have I ever called the wrong person but pretended I meant to call them. I have. No. Sa part ng call the wrong person, I have. But pretended I meant to call them, never. Kasi lahat naman tayo din naka-experience nung na-dial natin is maling number o ibang number pala na hindi siya yung supposed sa tawagan natin. Eh pag ganun naman, pwede naman natin sabihin, ay sorry, mali pala yung dial ko. Kaysa naman panindigan mo na siya yung tatawagan mo, which is hindi naman talaga. So, parang anong point, wala ka naman talagang sasabihin. So pwede namang sabihin, and yes, I have. Nangyari na sa akin yun. So next na. Next is, never have I ever had diarrhea at friend's house. So nakakahiya. Pero I have. Nakakahiya to. Ikaw kwento sa inyo kung bakit nakakahiya. Pero nakakatawang, hindi ko alam. Pero basta, ito yun. College na ako guys, college ako. Pero bakasyon kasi namin to. Hindi to totally nandun ako sa bahay ng friend ko. Dun lang ako bumaba para alam nyo na mag-release ng mga sama ng loob. So college ako noon. Eh pumunta ako ng city. Kasi from city, mga 1 hour kami yung layo sa amin. Sa bayan namin. Eh nagpunta ako ng city. Eh biglang nung pauwi na ako, hindi okay yung tiyan ko, as in pumukulo-kulo guys. Alam niyo yung tipong yung pawis ko is tumutulo na, tas yung alam niyo yung feeling na yon. Aminin niyo yan, lahat tayo is demanda na yung mga balahibo mo, hindi naman naka-easy yung jeep pero nagtataasan. Alam niyo yon, talagang hindi ka okay. And from dun sa terminal ng jeep,
maghihintay pa yung mapunugay. So parang halos aabutin ng 2 oras bago pa ako makarating sa amin. Tapos hindi naman kami, after nung pagbaba mo ng jeep is amin, agad another tricycle pa bago pa makapunta sa, as in guys, matagal. So, wala akong choice nun. At alam nyo ba nakakaya, dahil nakasabay ko dun sa jeep na sinasakyan ko pa uwi, yung teacher ko nung high school. Eh, as in, umupo siya sa tapat ko. Eh, so kahit gusto ko siyang batiin ng at least, hi ma'am, hello ma'am. Guys, hindi ko nagawa dahil ang iniisip ko yung chan ko, bababa ako, tutuloy ba ako. Alam nyo yun, nasa gitna ako ng hindi ko alam ang gagawin. Naiiyak ako. Alam nyo kasi yung feeling pag chan na yung nasira, alam nyo yan, lahat sira talaga. Wala ka nang naiisip at nakikitang tama pa ganun. So cut the story short, ayun nga, tinuloy ko pa rin, nagbayad ako ng buo. And upon ano, nasa daan kami, iniisip ko na hindi ko kaya. Guys, hindi ako makaka-off. Hindi ko mahihintay na makauwi sa bahay namin. Sabi ko, hindi ko kaya. And naisip ko, may friend ako, best friend, na pinaka after 30 minutes, madadaanan yung bahay nila. Though hindi literal or normal na tumitigil ang jeep sa ibang barangay. As in, straight yun na biyahe from terminal ng Batangas, lubo na yung bagsak nun. Eh guys, wala akong choice. So kahit nagbayad ako ng buo, pinatigil ko yung jeep doon, pumara ako. So nagulat pa silang lahat. Tapos sabi ko, wag nang ibalik yung bayad sa akin, nakalahate. Okay na lang, sabi ko. Tapos may dala pa akong maliit na lata ng paint, pintura. Kasi nga, inutusan akong bumili. And ito guys, ang hindi ko alam kung nakakahiya or what. Alam kong wala doon ang classmate ko, si Julie. Shout out sa'yo, Bex. O, ayan na yung shout out na gusto mo. Shout out na shout out sa'yo. Shout out kay Julie, dahil sa kanila ako bumaba. And knowing na wala siya doon, ha guys, bakasyon. So nasa Laguna siya, doon sa mga kuya niya. Eh nagkunwari ako doon sa hipag niya ata yung naglalaba na datnang ko. Sabi ko, ano po si Julie? Ganyan, tamang chika ako syempre. Pero alam ko na kailangan ko nang maka-CR agad ganyan. Tapos sabi, wala nga daw. Eh, tapos hindi na ako chumika guys, sabi ko agad, pwede po pa-CR. Nagpag-CR ko guys, ayun, dire-diretso na ako, nag-release, ganyan, tamang upo, relax. So pagkatapos na nakahinga na ako, lumabas na ako, tapos parang nag-DA, thank you, pasabi na lang po, ganito, ganyan. So guys, lumipat na ako dun sa may bahay ng lola niya, kasi may upuan dun na pwede akong mag-wait ng jeep, na dadaan naman, na pwede kong masakyan. Eh guys, wala pang 5 minutes. Kumukulo na naman yung chan ko guys, kaya naman, windang na ako sa, tapos sa lola naman niya ako nagsabi, tapos na ako sa bahay ni na Julie. Sa lola naman niya, sabi ko, pwede po makisip. Eh guys, yung CR ng lola niya is hiwalay sa bahay. So medyo nakakahiya dahil nakahiwalay nga yung CR. Tapos medyo kita yung parang may paa mo pag umupo ka. So parang nakakahiya kasi baka may makakita sa akin. Hindi naman ako kilala ng taga doon, diba? Pero guys, naka-CR pa din ako, G. Kasi aarte ka pa. O ano, diba? Di, go na ako. Tapos umukay na pakiramdam po, umupo ulit ako. Habang nagkukwentuhan kami ng lola ni Julie guys, kumukulo na naman chan ko. So in short, nakatatlong beses akong balik guys sa CR ni na Julie at 2 sa lola niya, oh, di ba? At ayun guys, tsaka pa ako kumalma, and then suddenly din may jeep, so saka pa ako nakauwi. Kaya hindi ko yung makakalimutan guys, dahil nakakahiya. Pero wala dun si Julie, kaya nakwento ko na lang sa kanya. So yan guys, kaya bago pa ito abutin ng 30 minutes is mag-move on na tayo. Never have I ever cheated on a test. Medyo bad actually mag-cheat, pero yes, I have. We have. Dinadamay ko nga. Hindi, ito naman guys ay yung parang yung usapan yung magka-class or magkakaibigan na kapag nasa exam na yung senyasan, tamang senyas, tamang kindatan, yung ganun naman. Hindi naman totally na talagang binuksan mo na ang kalahat-lahatan para makopyahin yung sagot. Hindi rin naman inaalaw palagi yung ganun. So, yeah, somehow, yes. Pero mali yun. Huwag niyong gagawin. Mali ang mag-cheat. Mali yun, okay? Mag-aral tayo. Mag-aral para makapasa. So, next. Never have I ever had braces. I have. Siyempre, ayun na nga, kakatanggal lang itong braces ko. Noong December. So, 5 months na ngayon na wala akong braces. Kaya naman, feel na feel ko lagi yung ating pangiti. Actually, walang problema ang ngipin ko guys nung nagpa-braces ako. Sa katunayan ay hindi ako in x-ray at hindi kinailangan ng x-ray ng ngipin ko ng dentista kasi nga very fine na daw siya at maayos. So, hindi ko alam kung ano lang ding inayos pa. Siguro mas umano lang pumantay. Pero actually, walang issue yung ngipin ko. And na-realize ko na nag-aksaya lang din ako ng pera sa
ginawa ko. And ngayon naman is salamat kasi natapos na, so nabawasan yung gastos. Kaya naman, ayun. Next, never have I ever dated someone. I have. Siyempre, lahat naman tayo dumaan dyan sa dating-dating na yan. Wala namang hindi, diba? Kasi, alam niyo naman, mga talagang Pilipina tayo. So, na-experience natin yan. Next, never have I ever used a fake ID. Never. Guys, mahirap gumamit ng fake ID. Paano yun eh? Kung hindi magmamatch yung reference nung isusulat mo dun sa ID mo, diba? Paano makiklaim yung gamit or something na kiniklaim mo? Kaya mali yun, ha? Yung gagamit ng mga fake-fake na ganyan. Mali yan. So, next. Never have I ever fallen down in a public. Guilty. Yes, I have. I have ako dito. And alam kong hindi rin ito makakalimutan ng tatlong mabubuti kong kaibigan. Shout out ulit sa inyo, Julie, Chicks, and Maring Janet. Shout out. Shout out sa inyong tatlo. Talagang napakabuti nilang kaibigan. Alam nyo, computer time namin to. Di ba tayo is, may dadaling kasi ako nun sa front, sa teacher ko, may abot ata akong papel. Eh, tumakbo ako. Di ba mahilig tayo yung tatakbo? Tapos pag malapit na tayo sa location, mag-slide tayo ng konti para exact yung patak natin doon sa location. Ganun sana guys yung gusto kong mangyari. Kaso ang nangyari guys, tumakbo ako. Tapos nung nag-slide na ako ng padahan para patigil dapat, natuluyan ako ng bagsak sa sahig. At higang-higa ako guys, higang-higa ako. College ako guys, sa college, yes. Higang-higa ako. At syempre yung tatlo kong kaibigan na andong, syempre, natural, hindi ako tutulungan. Tatawanan ako syempre. Kaya ako rin ang nagtayo sa sarili ko kasi sila ibising tumatawa. Kaya naman salamat sa inyong tatlo dahil talagang na-appreciate ko yung samahan natin. Talagang wala kayong katulad. Pero tuwing pag-uusapan itong mga nahulog na nadulas, hindi na ako mag-isa kasi i-share ko na din si Mare. Nag-Ilocos kami noong 2018 na umuwi ako kasi nagbakasyon. Guys, alam niyo sobrang lakas ng ulan. Seryoso lang yung lahat kasi naghintay kami nung 4x4 na sasakyan para dun sa ano, parang desert safari sa Ilocos. Kung nakapunta kayo, diba, sumasakay doon. Eh, alam niyo nga, mahinintay namin yung sasakyan. Ang lakas ng ulan kasi may bagyo. Biglang may narinig kaming bumagsak. And suddenly, nakita namin si Maring Janet. Shout out ulit, Mare. Na nagdulas na, napahiga na siya. Eh, syempre, kaming mabubuting kaibigan, tinawanan din namin. Syempre naman, alangan naman, di ba? At itinayo siya. Tapos, guys, sinisisi niya ang boyfriend niya. Kasi hindi daw siya hinawakan. Alam niyo, tayong mga babae, tuyuin talaga. Yung hindi naman kasalanan ng iba, isisisi natin. So, ayun, na share ko lang. Kaya alam niyo na, huwag niyo ipagsasabi kasi secret yan ni Maring Janet. Kaya mag-move on tayo. Never have I ever made a prank call. I have, siguro. Though, very ano lang siya. Kailan ba? May naalala ko ata one time kasi itong UAE na number ko is pwedeng makatawag sa Pinas. Parang one time tinawagan ko si Julie na nag-hello-hello pa ako. Good afternoon, ma'am. Ganyan-ganyan. Pangsagot naman siya pero alam niya naman pala na ako yon. So, parang ako ata yung na-prank doon. Kasi sinabi niya din na kilala niya nga daw boses ko. Pero nakipag-usap pa rin siya. So, yeah, I have. Next, never have I ever played golf. Never. Hindi nga ako marunong golf na yan. Pero, ano pala kami, naging ano kami, yung parang mga umbrella girl ng mga golfer. At talagang may pahawak ako. Imaginary umbrella. Umbrella girl. Kasi yung parang summer ata, nun wala kami pasok nun eh. Nayaya lang kami ng mga kakilala namin. So, tinry lang namin. Dahil sabi ganyan daw, madali daw doon, papayong ka lang. Tas yun. So, ayun naman nga, payong-payong ka lang, tapos later is bibigyan ka ng tip, ganyan-ganyan, pakakainin ka nila, ganyan. So, ayun, not golf, pero naging ano ako kami, umbrella girl sa golf club. And then, never have I ever cheated on someone. Baka ito na yung last na ba to. Never have I ever cheated on someone, never guys. And I will never ever do that. Alam niyo yun, wag na wag guys, wag. Gawin niyo na lahat pero yung mag-cheat wag naman. I mean, hindi ko sinasabing gawin niyo na lahat yung masasama, wag lang mag-cheat, no. Wag na wag guys, kaya kung ikaw nanonood ka at napanood mo to, oh,
Sign to. Tigilan mo yan, ha? Tigilan mo yan. Sinasabi ko sa'yo. Sinasabi ko ng totoo. Tigilan mo yan. Wala yung maidudulot na mabuti sa'yo. Kasi alam nyo ba, sabi nga sa vlog, napanood ko yung kay Mika Salamanca, diba, na akala nyo, pag nag-cheat kayo, niloloko nyo lang yung partner nyo, niloko nyo lang yung partner nyo. No! Hindi kasi buong pagkatao niya naaapektuhan. Alam nyo yun, nagsisimula kami, sila, tayong lahat, nagsisimulang mag-isip kung bakit. Anong kulang, saan ka kulang, baka mas ano yung pinalit, or baka mas less than ka, which is maling-mali guys, mali yun. Kaya wag na wag guys, kung hindi nyo lang din naman balak panindigan at kung hindi lang din naman kayo talaga ready magseryoso guys, wag nyo nang simulan, wag nyo guluhin yung mga taong nananahimik, yung mga taong tahimik ang buhay, tas bigla nyo papasukin, guguluhin nyo, tas ang ending ay sasaktan at lolokohin nyo lang naman guys, wag na please. Hindi siya nakaka-cool, hindi nakaka-cool, hindi nakaganda or nakagwapo sa inyo yung panluloko, promise. Tsaka, sobrang laki ng impact nung pag nag-cheat ka sa partner mo. Sinasabi ko sa inyo yan. Ito is para sa lahat to. General to. Hindi ko hugot to sa buhay ko. Pero wag. Tsaka alam niyo yung epekto sa tao. Nakakaano yun. Nakakababaw ng ano. Nakakawala ng confidence sa sarili. Parang iniisip mo na lagi na may kailangan kang gawin or patunayan. Which is wala. Ikaw nanonood ka. Naloko ka man. Walang kulang sa'yo ha kapatid. Walang kulang sa'yo. You are enough, you are worthy, you are beautiful. Dahil wala namang perfect, di ba? So, wag mong isipin na may kulang sa'yo, nagkulang ka. Wala, okay? Walang kulang sa'yo, enough ka. Maaring ano, natapat ka lang sa maling tao. Kaya kailangan ipag-pray din muna natin lahat ng mga decision, plano na ginagawa natin bago tayo pumasok or mag-end sa isang decision na gagawin natin kasi napaka-importante nun. Kasi kung hindi natin yung napag-pray, is hindi rin talaga magiging okay yung result at kalalabsan nun. Kaya, ikaw na nanonood, nasa sitwasyon ka man na naloko ka, hindi ko alam. Anong pinagdadaanan mo, but I know na kaya mo yan. You can make it at saka magiging okay ka. It's okay not to be okay for now, but soon and very soon, you will be the happiest person alive, sabi niya, diba? Positive vibes na memes na mga nababasa natin yan. Sige lang, kung sakasi shared post memes ka nag-enjoy at nakakapaglabas, nakakapag-express na nararamdaman mo, sige lang sis. Share ka lang. Ayun, pero wag mo isipin na may kulang sa'yo, okay? You are enough, okay? Sa taong nakikita yung halaga. So, I think that would be all guys for this vlog kasi parang baka masyado na itong mahaba at baka hindi nyo natapusin. Really, marami pa yon kaso nga, parang hahaba. Tapos, ayun, so, sana na-enjoy nyo to. Sana na maging makabuluhan yung ilang minutong panonood nyo. Hindi ko alam kung natuwa kayo, nainis, or hindi ko alam guys, pero sana natuwa kayo. Yan, hindi ko na nga nakain. Actually, may ano ko dito, gulaman. Ah, diba? Bigay ito ng kapitbahay namin nag-birthday. Shoutout sa kapitbahay. Kakainin ko na lang guys mamaya. Kasi baka naman maging isang oras na itong video. Kakanguya ko. So, ayun lang guys. Hope you like this video. And don't forget to subscribe to my channel guys. Yes, support locals. Pa-like na rin at pa-comment na mga videos pa na pwede kong gawin while still I'm in quarantine at lahat tayo nasa quarantine pa. So, ayun lang guys. At saka, kung may mga friends din kayo na nag-i-start video-video, huwag yung tawanan guys, supportahan nyo lang dahil hindi naman siya nakakatawa kung the way nila na-express ang sarili nila is ganun. Marami na ngayong gumagawa kasi mga ordinary. So, support natin yung mga ganun. Yung mga nagsisimula, nag-uumpisa, support lang natin sila instead na we are hating them or bashing them, i-support natin sila. Or kaya naman, wag na lang tayo magbigay ng mga negative comments or feedback na hindi naman makakatulong. Kasi totoo lang guys, hindi madali yung magdadaldal ka sa video, hindi madali yun. And especially, mas hindi madali ang mag-edit-edit. Kaya i-appreciate nyo naman yung mga kaibigan nyo, kakilala nyo na nagsisimula na, ayan, gumawa-gawa ng mga video, small, mga short clips na pampagood vibes. Tsaka, ayun, pinopromote ko rin yung mga channels ng aking mga beshi. Try kong ilagay dito sa screen, Mark Victor Kabungkal,
Vlogs, ayan. And then yung kapatid niya, Maria Camille Cabungcal. And then another kapatid niya, yes, Cabungcal siblings po ito. Itong si Tipoy, ang chef ng Tampanga. Ayan, ayan ang mga channel nila. At ang isa ko pang beshi, si Ma'am Shipat. Ayan. Paki-check nyo rin po ang mga channel nila at panoodin nyo din. So, ayun lang guys. I will see you on my next vlog. Bye!